Oh, Aura. Hello, lovely people. It's me again, Jenna Harinyosa, and welcome to my channel. May dumaang motor. Ano ba yan? Uli. Ikaw ba ay mabuhok katulad ko? Problema mo yung mga unwanted hair sa iyong katawan, sa kilikili, sa legs, and down there? If yes, this video is for you. Hello, lovely people. It's me again, Jenna Carinosa, and welcome back to my channel or welcome to my channel. If you are new here, please don't forget to like and subscribe. Then you can share na rin ito sa iyong mga friends pag nakatulong sa iyo. So guys, for today's video, siguro may idea na kayo kung ano ang ating gagawin. Yes, today po ay i-update ko kayo sa aking underarm routine. Kasi marami na akong ginawang video about how I wax my underarm. Then sa mga comment, may nabasa ako nagtatanong, kumusta na ba yung ginagamit kong pang-wax, yung aking Pro Wax Heater? Kasi ginagamit ko na siya, like before na mention ko, bago pa ako magsimula mag-start ng aking YouTube journey, eh nabili ko na siya. Mga 2 years na sa akin. Tapos, first video ko, ang ginamit ko kaagad is siya. Pinakita ko how I wax my legs. So, you can visit that video or yung iba ko pang video kung paano ako mag-wax ng underarm. Yung mga ibang information na hindi ko mababanggit dito, probably makikita nyo dyan. Kasi ito is parang updated na lang. So, may nagtanong, kumusta na ba daw yung Pro Wax Heater na ginagamit ko? So, overall, kung susumahin, siguro nasa 4 years na mahigit. And it is still working pa daw ba? Yes, it is. It is still working. Eto siya! Lumang-luma na siya, oh. Yan, yan, yan. Yan, ang aking Pro Wax Heater. So, lumang-luma na siya, girl. Sulit na yung binayad ko dito. At hanggang ngayon, napapakinabang pa rin siya. Ayan! Marami na siyang pinagdaan ng wax, waxing session and it is still working. Ubus na ang aking hard wax bin. Ayan. So, ayan po. So, kung ikaw ay bago pa lang, tapos gusto mong malaman kung paano ko siya ginagawa, i-explain ko pa rin ng konti kung paano at saka kung ano yung mga routine, mga steps, I mean, then mga dapat gawin before and after. So ngayon, papainitin ko na siya para matunaw na to. Ayan. And note guys ha, ubus na yung aking hard wax bin. Ito ay nagamit ko na before. Yan, yung ano na yan, lusaw na yan. So kasi, tip ko, sometimes kasi, katulad ngayon, hindi pa dumadating yung hard wax bins na in-order ko. And kailangan ko na mag-harvest. So, obvious naman, di ba? Ang kapal niya na, hindi na komportable mag-sleeveless, kahit di ka lumalabas, ganern, ganern. So, ginagamit ko siya is, after ko siyang ma-wax, binabalik ko dito para matunaw. So, baka sabihin naman, ano ba yan? Hindi siya hygienic. Girl, it's your own underarm, it's your own hair, and umiinit to. So, kung ano man yung mga iniisip mong bakterya, mamamatay na. And kung mayroon ka namang available, go, bumili ka. Kung wala lang naman, sinasabi ko lang na pwede nyo pa rin gawin. So, ito na. Ipapainit ko na siya, ha? Guys, habang nakasaksak na siya, then, isasagad ko siya sa high level. Ayan. Tapos, hindi siya nakakatakot kahit na sobrang sagad dito kasi once na uminit na siya, para siyang nag-o-automatic. To, nag-o-automatic off para hindi siya mag-overheat. So, hindi masusunog, hindi ka mag-aala na baka magkaroon ng sunog. Yan, natatanggal. So, pwede mo siyang tanggalin kung uminit na nito. Ayan. Asan yung takip? Super cute, super cute ng ating rice cooker. Rice cooker! Pro wax heater, I mean, hard wax bin cooker. So, ayan. Habang iniintay natin siyang uminit. So, ipapakita ko sa inyo yung ibang nilalaman. Kasi, syempre, baka interested. Tapos, first time mo lang mapanood to. Nilalaman, pag bumili ka, again, meron siyang manual. Hindi ko pa rin tinatapon to. Lumang-luma na nga, oh. Kulay brown na yung papel. And, meron siyang kasamang spatula. Spatula ko, overuse na, oh. Ayan, apat yata to. Hindi ko na matandaan. And then, may kasama rin siyang 50 grams ng hard wax beans.
Yung mga price, guys, so hindi ko na masyadong tanda kung ano yung exact price. So, ilalagay ko lang somewhere there. At saka ilalagay ko rin sa description box. Then, ilalagay ko din doon yung links kung saan nyo siya maaaring mabili. Basta, ang tanda ko around 700 plus, ganon. And in 4 years, sulit na siya, girl. So, ayan. Abang hinihintay natin siyang uminit. And then, ano pa ba yung pwede kong sabihin? Okay pala. Before ka mag-start, mag-wax, make sure na malinis na yung underarm mo. Or mas maganda bagong ligo ka na kasi hindi mo siya pwedeng basain after mo mag-wax. Kasi yung pores mo is open. So, pwede siyang mapasukan ng tubig, pwede kang magkaroon ng infection. Ano pa ba? May nangyari sa akin before nung nag-chani pa ako, hindi siya infection. Infection na rin siyang tawag doon. Nagkaroon ako ng pigsa sa kilikili kasi sabi sa akin nung check-upan kong doktor, probably open daw yung pores ko, tapos nabasa, iyon, pinasok siya ng tubig. So, hindi ka pwedeng magbasa ng tubig, hindi ka pwedeng maglagay ng mga underarm deo na liquid. Or kahit hindi siya liquid, basta't mga creams, yung mga gano'n, yung pwedeng pumasok sa pores mo. So, ang dapat mong gawin, bagong ligo ka na, nakapaglagay ka na. And in my case, kinagamit ko ang aking currently deo ay... Tara! Sarili akong sound. Hindi ko na kailangan sound effect. Yan, ang aking Milko Foot and Underarm Powders. So ito guys, walang sponsor dito kahit isa ha. Baka isipin nyo nagpo-promote ako. Yes, probably may promote ko sa inyo kasi baka magustuhan nyo. Pero hindi po ito sponsor. Mabibili nyo to, available sa inyong mga grocery store. So ganito yung nilalaman niya. Ito yung currently underarm deo na ginagamit ko. Ito matagal na din to. Oh my gosh, ilang years na oh. Last 2019 pa expire, then basag na nga. Yeah. Pero refillable kasi siya. Ito washable. Oh, ilang beses ko na itong winawash. So yun, kaya may ganito. Kasi nung naubos na yung laman nito, nire-refill ko na lang siya. Again, yung mga prices, ilalagay ko lang po sa description box below kasi nakalimutan ko na. Pero mura lang. Yung maliit nito, around 59. Ito mas malaki, 105. I'm not really sure, pero ilalagay ko dyan. Then, pag ginanto mo siya, panggalin muna natin para ma-open. So, parang siyang yung pang-baby. Paano ba yan? Hindi makita. Ayan yung may mga butas-butas dito. Naigaganon mo lang siya. Ayan. Ganyan. Pero minsan ako, tatamaran ko mag-ano kasi liliit ng butas. Ayan! Ayan, nakita nyo na. Ang liliit ng butas. Hindi ko pa, wala na pala. Ay, wala nang laman. So, lalagyan ko lang siya, refill. Ayan. Ayan, no? So, pwede nyong gamitan yon or directly ginaganto. Ako kasi din na-direct ko ng ganto para mas marami ako makuhang product. Ayan, no? Ayan. And washable naman to, kaya okay lang. Tapos gaganyan ko. Oh, diba? Baby. Para ka lang nag-powder ng baby. Ayan. 24 hours protection na rin to guys against odor, sweat. Wag lang yung heavy yung mga ginagawa mo like exercise pag ganun papawisan ka pa rin. And ang isa lang sa hindi maganda dito, since powder siya, halimbawa nakasuot ka ng colored na. Bawa to, nasobrahan ko ng lagay, pwede siyang magputi dito. So pag lang. Pag lang. Ganun. So, ito yung deo na ginagamit ko. So, after ito, makakatulong din siya sa pagwa-wax ko kasi syempre, hindi siya basa ng pawis. Mas mabilis gamitin yung wax. So, sana nag-gets yung ibig kong sabihin. Maglalagay agad kayo before kayo mag-wax. So, natutunaw na siya. Kita niyo, ang dami ng hair, no? Ito na lang gagamitin natin. Hindi pa masyado.
Ayan. So, pwede mo nang basahin yung kilikili mo. At least, mayroon kang mga 4 to 5 hours after mong mag-wax. And yes, pwede mo itong gamitin sa iyong legs. Down there, make sure lang na masyadong ano, maingat ka kasi syempre mainit ito. Baka ma-burn. Lalo na yung discoloration. Baka lalong umipi. Pati sa iyong kilikili, kailangan mo mag-ingat ng pagwa-wax. Baka kasi syempre ma-burn. Oh, ayan. So, pwede na yan. So, papalamig mo lang siya ng onte kasi medyo mainit pa yan. So, kailangan ng konting lamig. Sana hindi kayo napoboard. Dami kong dalbal. So, kung mayroon akong mga makakalimutan man na babanggitin dito, guys, lagay nyo na lang sa comment section, guys, para mababasa ko tapos masasagot ko yung inyong mga katanungan. So, let's try na. So, ayan. Ulitin na. Unahin natin dito. Ang pag-wawax, pwedeng pataas na ganun, pwedeng pababa. Kasi minsan hindi siya nadadala ng isang beses lang. Pero ang dapat na unan yung ginagawa is yung pasunod siya sa hair, then pasalungat sa hair. Una, pasunod muna sa hair. So, start here. Pataas. Then, ay, naku, natakpan ko. I'm sorry. Pero pag ganyan lang, ginanon ko lang siya. Ayan. Ayan. Dapat pag naglalagay kayo, hindi siya sobrang manipis yung ilalagay mo. Kasi once na manipis, tapos tinear-up mo siya, pwede siyang mapunit. So, tamang dami lang. Katulad dun, isang scoop lang. Ayan. Tapos, ang bilis niya. Ang bilis niya matuyo, guys. So, pataas diba yung lagay natin? So, dito natin siya simula ng pagpunit. Gaganunin mo ng konti para magkaroon ka ng... Yan, hawakan. And then, kailangan mo palang binatin, guys, yung skin para hindi ka masyadong masaktan or hindi mo masyadong maramdaman yung sting. Kasi, mayroon ka pa rin ma-feel. Hindi siya yung sakit na sobrang sakit. So, tama lang. So, stretch. 1, 2, 3. Okay. Then, kailangan mo siyang ganyan. Para ma-relieve yung sting na ramdaman. Kasi syempre, nabunutan ng hair yan ng sabay-sabay. Ganun. Parang nagbuhot-bunot ng kilay ng sabay-sabay. So, nakikita nyo, guys. May mga natira pa din siya. Pero marami siyang natanggal. I hope na nakikita nyo. Yung difference kanina, di ba? Kita nyo naman. Ayun, oh my gosh. That's the hair na natanggal natin. Oh, yan. Meron pa rin siyang mga natira. Ito yung hindi pa nabawas. So, yung natitira, ang gagawin naman natin, pababa naman yung apply. So, mga reasons naman kung bakit pinili kong mag-wax, bukod sa less downtime, kasi kung ikaw ay magpa-flock, kung ikaw ay magpa-flock, gamit ang iyong tweezer, sobrang tagal bago maubos. Bukod sa baliliig na, sobrang nakakangawit, di ba? Ganun ba? Sanay ako dyan. Pinagdaanan ko yan high school. Ganun lagi yung gawa ko. Minsan, recess pa. Nag-tweezer ako. Tapos, pagka naman shaving, pag-shave mo ngayon, halos kinabukasan, may mararamdaman ka na uling hair. Tapos, nakakasugat talaga siya. Kahit sabihin mong sobrang bago yung pang-shave mo, nakakasugat pa rin siya. Kasi kung napapansin nyo, yung ating mga tubo ng buhok, mayroon siyang ingrown. Hindi mo maiiwasan na mayroong ingrown na nakaangat ng konti ng ganun yung pinagtubuan ng hair. Pag dinaanan ng tweezer yon, madadamage at madadamage pa rin siya. And that is number one cause ng underarm darkening, guys. Kaya iniwasan ko ng mag-shave. Ang bilis niya makaitim ng kilikili. Yung ano naman, cream. Hair removal cream. Meron akong hair removal cream na ginagamit. Last, may video akong ginawa nun, guys, na talagang painless siya. Hindi siya masakit. Kahit gaano katagal mo siya binabad, trinay ko na siyang binabad. Siguro mga kasi nakalagay doon. 30 minutes mahigit. Hindi pa rin siya masakit. Pero, hindi ko rin siya laging ginagawa kasi ano, ang bilis niya rin tumubo. Yan talaga yung mga reason. Tapos yung iba, sobrang
mahapdi. Diba? Mayroon kayong na-try siguro na na konting apply pa lang, ilang seconds pa lang nararamdaman yun agad na mahapdi siya sa balat na parang masusunog. So, yun yung mga reasons. Kaya ako nag-try man, waxing. Sa waxing naman, ang tagal niyang tumubo, tanggal lahat, pati yung pinaka-roots, mga roots ng ano, maliliit, malalaki, tanggal lahat. Tapos, yun. Iwas downtime. Tapos, ang bilis lang niyang gawin. Hindi naman siya ganun ka sobrang gastos kasi yung hard wax pins naman, ang tagal mo na siyang gagamitin, promise. Tapos pwede mo pa siyang i-reuse. Tapos yung Pro Wax Heater, sobrang tagal ko na siya. At least in 4 years, sulit na siya, guys. So again, galagay na ulit tayo. Second naman, pababa naman. Hintayin lang natin lumamig ng konti. Gusto akong mini fan. Ayan o. So remember ha, huwag i-apply ka agad after mong makuha kasi pwede kang ma-burn. Papalamigin mo nung kahit ilang seconds lang, yung tipong alam mo na hindi na siya ganun kainit. Then pababa naman yung apply natin. Girl. Kanina pataas na ganun, ngayon paganto naman. Pasalungat naman sa iyong tubo ng hair. Ayan, tapos palalamigin. Sabi ko palalamigin ng konti, hinawakan ko. Ayan, dumikit. Pag hindi na siya dumidikit, hindi na sumasama, so pwede na. What? Hindi siya maano, guys. Hindi siya masakit. Yes, may konting pain. Pero hindi siya masakit na hindi mo kaya. Tolerable naman siya. So, addicting nga ito eh. Minsan sa legs. Ang sarap. Ang sarap mag-wax. Sa underarm, ganun din. Trinay ko lang siya sa kilay. Kaso medyo mahirap. Lalo na pag ang laki ng spatula. And syempre, mas malapit sa mata. Hindi ko siya carry. Nang ako lang gagawa. Ayan, pwede na yan. So, dito naman natin siya ititiin. Ayan, naangat ng konti, stretch ng skin. Tapos, press. Ayan, wala na hair. Yung mga nakikita ninyong ano na yan, pinagbunutan na yan, mga pinagtubuan. Oh, diba? Ubus na. Eto, mayroon pa. Ayan, guys. And isa pa pala sa nagustuhan ko sa kanya, guys. Since ano siya, di ba medyo mainit-init? Kaya pag hila mo ng ganon, sumasama yung roots. Kasi open, nag-open na yung pores ng ganon, sumasama na agad yung roots. Tapos yung mga, parang mga dead skin ng underarm mo, nasasama. So, nakakaputi siya ng underarm. Vanish. Believe me, Char. Ayan, oh. Ang sobrang itim talaga ng underarm ko dati. Tapos, sobrang, ano ko siya, isa sa mga, ayan, namatay yung video. Ubus na yan yung memory. Ayan, oh. O, dito na tayo sa kabila. Medyo natatagalan ako sa pagtutunaw, guys. Hindi ko siya masunod-sunod ng pagpapakita. Kasi alam niyo na, since ubus na, nire-reuse ko na lang yung strip. Tipid tips. Nire-reuse ko yung strip. Ayan din yung ginamit ko dito sa kabila. So, ito na lang din yung gagamitin ko. And then, after nito, itatapon na natin. So, darating na rin naman yung isang in-order ko. Color yellow. Siya nga pala, iba-ibang flavor noon, guys. I don't remember kung anong flavor nito. Pero meron siyang mga flavors. Honey, milk, ganun. Tapos depende rin sa kulay niya. Yung flavor niya, kung ano yung kulay niya. Ganun siya. Nakakatuwa. Gusto mo tikman? Charot lang. Okay. For our second underarm. Oh, tignan mo yung difference niyan. Oh, medyo namumula lang siya, pero okay lang, carry lang. So, di may natira pa pala dito. Tapos yan, ganun-ganunin mo lang, tanggal. Ay! Muntik nang tumuro sa akin.
Muntik nung tumuro sa akin. Nakalimutan ko, hawak ko nga pala, gano'n, pinapalamig ko, muntik nang tumulo sa akin. Careless. Ayan, tuloy. Kalukahan. Nakatayo lang ako, hindi pa ako nakaset up ng ano, bagong lipat kasi kami ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako mag-background. Okay. So girl, pataas ulit to girl. Ilang seconds lang naman, hintay mong matayo. Ang bilis lang nito matayo. Dito ko naman sabi yung salamat. O, diba? Tuyo agad. Gawa tayo ng ano? Pang tamay. Charot lang. Then, stretch. Feel lang onte para may mahawakan ka. Yan o, nakita nyo. Umaangat na agad yung isang buhok. Ingat ang galagad. 1, 2, 3. Wah. Tapos press. Oh. Oh, madaming natira. Ay, hindi. Unti lang. Gusto ko makita nyo. Yung mga hair. So, nakikita nyo ba, guys? Paano ba ipokus to? Kasi mo, ayan! Ayan! Focus na ba? Ayan, oh! Oh my gosh! Hey, ayan! Parang sobrang yung brightness ng po, ano? Okay, last one! Pasalungat naman sa, ano, hair strand, tubo ng hair strand natin yung gagawin natin. Kasi may natira pa. Ayan. Okay. Yeah. Nalilikot pala. One, two, three, four, five. Okay guys, pwede na to. So, stretch ulit. Dito naman natin siya ipipil kasi pababa yung gawa natin. And then, napuling ako sa ano? Milk ko. Can you see? Can you see the difference? Can you see, girl? Guys, sobrang laki ng difference niya, di ba? Dalawang beses mo lang siyang ginawa. Hepre ka na ulit! Kaysa kung ikaw mag-challenge, Diyos ko, Lord. Maglalaan ka ng ilang oras bago mumubos lahat. Tapos, yung maliliit-liit pa, yung tipong hindi pa nakakalabas, kinukot-kot mo pa, dudugo-dugo na, and yun na magkukos ng sugat, magkukos ng darkening. Switch ka na. Girl, switch ka na. Game changer. So, ubus na ito. Itatapon natin. Hindi na natin reuse kasi totally nakailang reuse na to. So, can we aura na again? O, oh, diba? GGSS na ulit. So, yun guys. Yun. Tomorrow, pwede na rin naman ako agad maligo. Mga, at least, diba, sinabi ko kanina, mga 4 to 5 hours, pwede mo na siyang basain. So, kung may pasok ka bukas na work, pwede mo na siyang basain. And reminder, pag kayo ay nagwa-wax, always kayong gagamit ng scrub. Hiningal. Wait, bigla ko hiningal. Always kayong gagamit ng scrub. At least 2 to 3 times a week. Yung mga scrub na ginagamit ko ay yung
milk scrub ng Watson, milk scrub ng Ebony o Abone, tapos yung coffee scrub ng AIM Global. Pero yung tatlong yon is hindi available sa akin today. Yun lang yung mga available na pwede ninyong mabiling online. Pero mayroon kayong available kaagad na mabibili sa inyong grocery store katulad ng ginagamit ko ngayon. Eto. Eto guys, ito whitening moisturizing active white spa milk scrub. Ayan. USA formula. USA formula. So, ayan siya, guys. Pwede ito sa underarm, sa siko, sa tuhod, sa singit, all over your body. Pwede mo siyang gamitin. Pero hindi dapat lagi-lagi kasi at least 2 to 3 times a week kasi pwede pa rin siyang mag-cause ng overscrub, mag-cause siya ng irritation, and baka masugat ka naman. So, ganun lang. Ang mapiprevent naman pag gumagamit ka ng scrub after mong mag... after mong mag-wax is may iwasan mo yung pagkakaroon ng skin... ano ba ito? Sorry, yung mental block. Kaya mas cause ng ingrown hair yung nag-shave. Kasi was na damage mo yung pinagtubuan niya. Siyempre, mag-close siya. So, ngayon pag-close niya, feeling niya kasi ano siya, parang nagiging wound. So, kailangan niyang i-close. So, ang ending, hindi makalabas yung hair. So, yun yung mga nagiging cause na ingrown hair. Kaya pag ginamitan mo ng scrub, natutulungan mo yung hair na makalabas kasi parang na-scrub mo yung papaklose na dapat. So, magkakaroon ulit siya ng butas. In my own understanding lang naman. And own experience din sa paggamit ng scrub. So, hindi ka agad mag-scrub ha after mo mag-wax. Lo, kinabukasan, hindi agad. At least mga 2 days, yung tipong magaling na yung pagkaka-wax mo. Mga 2 days na. Para safe na safe. Ayan, yung pamumula na yan, okay lang yan. Kasi maya-maya, mawawala na. So, that's it guys. So, again, yung mga na-mention kong products, lahat po yun ilalagay ko sa description box below kung saan nyo pwedeng mabili, kung available yung links, and kung magkano yung kanyang presyo. And I hope nakatulong sa inyo ang ating ginawang video today. Hope see you again on my next one. So, bye-bye! Don't forget to like and subscribe. Bye!